kapag ang nun sa kina o kaya tanwin ay sinundan ng alinman sa mga huruf na ito, huruful idgham, yarmalun, ya, ra, mim, lam, waw, nun, sa makatwid, ang hukm, batas sa pagbabasa sa nun sa kina o kaya sa tanwin ay idgham. Okay? وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ. Okay, so ang idgham, ito ay ang ipasok, ang harf sakin, emerge, ang harf sakin, yung harf na ang kaniyang haraka ay sukun. Emerge siya, ipasok siya sa harf na mutaharrik. Harf, letra na ang kanyang haraka ay fatha o kaya kasra o kaya dhamma. Okay? Para sila ay pag-isahin. So, imemerge itong si harf sakin dito sa harf mutaharrik para sila ay pag-isahin. At ang mangyayari sa pagbabasa rito ay magiging mushaddad. Yung pangalawa kasi naiipon, ipinasok doon yung unang letra, ipinasok sa pangalawang letra na kasunod sa unang letra. Okay? Yun ang idgham. Kapag ang nun sa kina o kaya tanwin ay sinundan ng alinman sa mga litra ng idgham. Ano-ano ang mga litra ng idgham? Yarmalun o kaya yarmulun. Ya, ra, mim, lam, waw, nun. Ilan sila? Anim sa makatwid ang magiging batas sa pagbabasa sa nun sa kina o kaya tanwin ay idgham. Okay? So, kung ang pag-uusapan ay ang patungkol sa pagiging kumpleto 100% ng idgham at sa pagiging hindi niya 100% hindi niya pagiging kumpleto, nahahati ito sa dalawa. Okay? Nahahati ito sa dalawa. Una, mayroong tinatawag na idgham naqis bighunna. Idgham naqis, hindi kumpleto na idgham, kulang ang idgham, ibig sabihin hindi 100% na ipinasok yung unang litra sa pangalawang litra. Hindi 100% na ipinasok itong si harf sa akin sa harf mutaharrik. Nakuha natin? Okay? Kaya naqis siya, kulang siya kasi hindi 100%. Meron pa rin natitira na hindi pumasok sa pangalawang letra. Meron pa rin natitira dito na hindi pumasok sa harf mutaharrik. Nakuha natin, kaya tinawag na naqis. Idgham naqis bi gunna, meron siyang gunna. Dito tayo sa pangalawa. Okay, pangalawa, idgham kamil. Okay, idgham kamil, idgham na kompleto, ganap 100%. 100% yung pag-idgham na ibig sabihin, itong si harf sa akin ay 100% na pumasok dito sa harf mutaharrik. Pumasok ang kaniyang that, pati na rin yung kaniyang sifa, katangian. Itong si idgham kamil, nahati din sa dalawa. Una, idgham kamil bihun na, idgham na 100%, ganap na idgham na mayroong gunna. Mayroong gunna. At pangalawa, idgham na kompleto, ganap na idgham, subalit walang gunna. Okay? Mga example. Unahin natin yung mga example ng idgham naqis bi gunna. Idgham na kulang. Hindi siya fully na idgham. Okay? Ang idgham naqis bi gunna
ay mayroong dalawang litra. Wow at saka ya. Okay? Example ng wow mula sa nun sa kina. Meowal. 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 Bakit nakis? Hindi kompleto? Kasi yung nun lang yung nawala, pumasok dito. Yung nun lang. Yung kanyang that. Ibig sabihin yung kanyang katawan, yung kanyang that lang. Pero yung kanyang sifa, yung kanyang katangian na guna. Anong sifa ng nun? Guna. Hmm. Hindi siya sumama dito. Andun pa rin yun. Andun pa rin yun. Kaya ang pagbasa dito, meowal. Ang proper na pagbasa dito, okay, noon na sa akin na sinundan ng wow, meowal. Ang proper way na pag-idagam dito ay ganito. Una, dapat dalawang haraka ang itatagal ng gunna. Pangalawa, dapat mahati yung hangin sa dalawa. Merong hangin, boses, na lalabas mula sa bibig, meron ding lalabas mula sa ilong. Yung lalabas mula sa bibig, ito yung wow. Okay? Wow, wow, wow. Yung hangin na lalabas mula sa ilong, ito yung gunna. Asan yung gunna? Ito. Yung gunna ng nun, yung sifat ng nun. Ha? Na hindi siya napiktuhan, nagpabilin paghihapon. Kung siya binisaya pa, nagpabilin. Kaya tinawag na nakis kasi hindi nakuha ni wow yung sifat ni nun. Kaya hindi siya fully talaga na pumasok yung nun sa wow. Kaya nakis. Kasi kung fully pa, pati yung gun na mawawala. Nakuha natin? Ganito ang proper way sa pag-idagam dito, ha? Una, dapat dalawang haraka ang itatagal ng gunna. Pangalawa, may hangin na lalabas mula sa bibig at meron ding hangin na lalabas mula sa ilong, mahati. Meowal. Okay? Meowal. Meron dito. Meowal. Okay? Kapag wala lang guna dito, ang palatandaan na walang guna ay yung hindi walang hindi nagpipiyok-piyok, hindi nagbubling kung sa ano pa, ilaw pa. Hindi nagang hindi ganun. Okay? Pag marinig mo yung ibig sabihin mayroong guna. Okay? Meowal. Tama 'yun. Pero pag ganito, meowal. Mali 'yun kasi lahat lumabas sa bibig at walang nangyaring gunna. Asan 'yung karapatan ng nun na natitira? Na ito 'yung gunna, 'yung kanyang sifa. Kaya mali 'yung ganun pag wala nang lumabas pati sa ilong. Isa pang mali sa pag-idagam dito kapag saglit lang. Miwal, miwal. Ah, mali 'yun. Miwal, no, mali 'yun. Dapat miwal. Dapat dalawang haraka ang itatagal ng gunna. Nakuha natin 'yun? Ganon din sa tanwin. Malaw wa walada. Malaw wa walada. Mayroong gunna. Kaya nga, begunna eh, di ba? Begunna. Malaw wa walada. Nakuha natin yun? Dito tayo sa ya. Faman ya'mal. Faman ya'mal. Ganon din. Yung pag-idagam, dalawang haraka? Dapat dalawang haraka ang itatagal ng gunna. At saka, mahati sa dalawa yung hangin. Mayroong lalabas mula sa bibig, mayroong din lalabas mula sa ilong. Yung lalabas mula sa bibig, yun yung para sa iya.
Yung lalabas naman mula sa ilong, ito yung gunna. O ito yung gunna na sifat ng nun na natira. Okay, natira. Okay? Famay ya'mal. Dapat tatagal siya sa dalawang haraka. Famay ya'mal. Pag binasa ng tao, famay ya'mal, mali yun. Okay, famay ya'mal, mali yun. Dapat, famay ya'mal. Okay, nakuha natin. Ganun din siya dito sa tanwin. Liqaumi yu'minun. Okay? Dito tayo sa pangalawang idogam. Idogam kamil. Okay. Idogam na ganap, 100% yung pag-idogam. Pasok lahat. Hindi lang yung katawan, pati yung katangian, sifat niya ay pumasok siya. Nakuha natin? Hindi lang yung katawan, hindi lang yung that ng harf sa akin, bagkus pati na rin yung kaniyang sifa ay pumasok na rin dito sa pangalawa, dito sa harf mutaharrik. Kaya tinawag na kompleto na idgham. Lahat siya na merge. Okay, dito hindi lahat na merge kasi natira pa rin yung sifa, which is ito yung gunna. Good. Nahati din sa dalawa yung idgham kamil. Kompleto, 100% na idogam. Idogam kamil begunna at saka idogam kamil bilagunna. Idogam kamil, kompletong idogam, ganap na idogam na merong gunna, ganap na idogam na walang gunna. Dito tayo sa mga sample ng idogam na ganap na merong gunna. Ang idogam kamil begunna ay meron ding dalawang harf, nun at saka mim. Example ng nun, dito sa nun sa kina. Okay. Min ni'man. Min ni'man. Min ni'man. Nakuha natin yun? Itong si nun, yung kanyang that, pati na rin yung kanyang sifa, ay pumasok siya dito sa pangalawang nun. Kaya natawag na kamil, kompleto na idogam. Ha? Ngayon, babasahin natin ito na min ni'matin, dalawa ring haraka. Okay? Min ni'man. Ngayon, bakit may gunna, ustad? Sabi mo, wala nang gunna. Wala nang gunna. Bakit may gunna pa rin? Ang gunna na nababasa natin, lumalabas sa ilong, min ni'man, ay itong nun na pangalawa. Hindi dito. Kasi ito, nawalan na ito. Pumasok na siya ng tuluyan dito sa nun. Totally, pumasok na siya. Kaya yung nun, yung sifa, yung gunna na naririnig natin ay hindi na gunna ng unang nun. Bagkus gunna ng pangalawang nun. Min ni'man. Nakuha natin yun, mga bro? Okay. Dito tayo sa tanwin. Yawma idhin na'iman. Yawma idhin na'iman. Itong tanwin, actually, nun sa akin na talaga ang nasa hulihan nito. Ang huling nabibigkas o kaya nababasa dito ay nun sa akin na. Tingnan niyo ha. Yawma idhin. Ano ang huling nabasa ninyo? Yawma idhin. Nun. Yawma idhin. Di ba? Yawma idhin. Jazaan. Di ba? Sabi dito, example sa tanwin, yawma idhin na'iman. Okay. Itong nun sa akin na dito ay pumasok siya totally dito sa pangalawang nun. Dito sa sumunod na letra. Ito yung nun. Dhatan wasifatan. Yung kaniyang that pati na rin yung kaniyang sifa, yung kaniyang katangian.
Yawma idhin na'imang. Yawma idhin na'imang. Ano yung naririnig natin na gunna? Saan yung nagmumula? Gunna ng nun. Itong sumunod na litra. Kaya mayroong gunna. Nakuha natin? Totally siya na pumasok dito kaya natawag na idgham kamil. Kompleto, ganap na pagpasok, pag-merge sa pangalawang litra. Kaya natawag na idgham kamil. Dito tayo sa mim. Sabi dito, mimmal. Okay? Kung wala yung tajwid, min yan. Minmal, di ba? Minmal. Pero pag tajwid, mimmal. Asan yung nun sa akin na? Ito. Yung nun na ito, pumasok siya, hindi lang yung kanyang zat, bagkos pati na rin yung kanyang sifa dito sa mim. Totally siya na nag-merge dito sa mim. Kaya tinawag na idgham kamil, kompleto ganap na idgham. Kaya ang pagbabasa dito, wala ng nun. Kasi pumasok na siya dito kompleto, totally. Nagpasanib na siya dito totally. Kaya idgham kamil, kompleto na idgham. Nakuha natin yun? Mim, meron pa kayo naririnig na nun? Mimmal. Yung gunna, ano, saan yun? Kaninong gunna yun? Mimmal. Sa mim, hindi na sa nun. Nakuha natin? Kaya tinawag na idgham kamil. Kompleto. 100% na nag-merge ang unang litra sa pangalawang litra. 100% na nag-merge itong nun dito sa mim. Nakuha natin yun? Kaya idgham kamil. Begun na. Okay? Dito sa tanwin. Jaza'an min. Jaza'an min. Okay? Ganun din. Totally siya na nag-merge dito sa pangalawang litra. Dito itong mim. Kaya, ang pagbasa natin dito ay mushaddad na mim. Wala na ito. Hindi na jaza'an. Ha? Wala na tayong maririnig na nun sa akin na dito. Wala nang jaza'an. Okay? Jaza'an min. Nakuha natin? Totally siya na nag-merge dito sa mim. Okay, yan yung begunna. Dito tayo sa bilagunna. Okay? Bilagunna. Ikalawang idgham kamil. Okay? Ikalawang idgham kamil. Idgham kamil, kompleto, ganap na idgham, subalit wala siyang gunna. Wala siyang gunna. Dalawa rin ang kanyang litra. Itong yarmalun, nahati, hinati ng tatlong ito. Idgham nakis begunna, idgham kamil begunna, at saka idgham kamil bilagunna. Lam, ra. Wala siyang gunna. Pero idgham kamil siya. Sukdulan, ganap na pagpapasakop ng unang litra sa pangalawang litra. Sabi dito, milladun. 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 Okay. Merong tasdid dito. Itong sinun, asan yun yung nun sa akin na? Ito. Nun sa akin na. Sumunod sa kanya yung lam. Okay? Sumunod sa kanya yung lam. Which is kasama siya sa huruful idgham. Okay? Itong sinun sa akin na, totally siya na pumasok dito sa lam. Totally. Yung that ni nun, pati na rin yung kanyang sifa, nawala na. Pumasok na siya dito totally. Kaya yung pagbasa dito ay musyaddad na yung lam. Milladun. Wala nang sifa ng nun, wala nang gunna. Kasi pumasok na dito eh, nawala na ng bisa. Yung pagbabasa dito ay bilagun na, walang gun na. Hindi mo pwedeng basahin niya na milala, merong gun na. Hindi pwede.
Okay? Pangalawa, hindi pwedeng tumagal. Saglit lang siya. Ha? Saglit lang siya. Meladon. Meladon. Una, kailangan walang gunna. Mali yung melala. Merong gunna. Mali yun. Dapat walang gunna. Pangalawa, dapat hindi siya tatagal. Saglit lang. Meladon. Mali yung meladon. Mali yun. Hindi siya dapat tumagal. Tanwin. Asan dyan yung tanwin? Ito. Okay. Pumasok siya sa lam. Kaya naging musyaddad yung lam. Hudallil muttaqin. Hudallil muttaqin. Ganon din. Hindi pwedeng patagalin yung idgham. Hindi pwedeng mali yun. Hudallil, mali yun. Dapat saglit lang. Hudallil muttaqin. Pangalawa, walang gunna. Hindi pwedeng hudallil. No. Le. No. Walang gunna yan. Okay, walang gunna. Dito tayo sa ra. Sabi dito, mir rabbihim. Asan dyan yung nun sa akin, ha? Ito. Ano ang litrang sumunod sa kanya? Ra. Ang ra, kasama siya sa hurufu al-idgham o hindi? Okay, kasama siya sa hurufu al-idgham. Anong idgham? Idgham kamil bila gunna. Okay? Idgham kamil bila gunna. Sabi dito, mir rabbihim, mir rabbihim. Itong sinun, yung kanyang zat at saka yung sifa niya, pumasok dito sa ra. Kaya naging musyaddad na itong si ra. Mir rabbihim, wala na, totally wala ng nun. Pumasok na dito sa ra. Kaya naging musyaddad. Mir rabbihim. Okay. Ang proper na pag-idagam dito, una, walang gunna. Hindi pwedeng mir rabbihim. No. Hindi pwede yun. Dapat walang gunna. Bila gunna nga eh. Mir rabbihim. Pangalawa, dapat saglit lang yung pagkatashdid niya. Yung pag-idagam dito, hindi pwedeng tumagal. Mir rabbihim. Hindi pwede yung mir rabbihim. Okay, nakuha. Dito naman sa tanwin. Ghafurur rahim. Asan dyan yung tanwin? Ghafurun. Anong sumunod sa kanya? Ra. Kasama siya? Yarmalun. Okay. Therefore, ang pagbabasa dito ay idgham. Anong klaseng idgham? Idgham kamil bila gunna. Kompletong idgham na walang gunna. Kaya ang pagbabasa dito ay Ghafurur rahim. Ghafurur rahim. Okay, una, ang proper way ng pag-idagam dito, una, walang gunna. Mali yung ghafurur rahim. Mali yun. Dapat walang gunna. Ghafurur rahim. Pangalawa, dapat hindi siya tumagal. Yung pag-idagam dito ay hindi tumagal. Saglit lang siya. Ghafurur rahim. Hindi pwede yung ghafurur rahim. No. Okay, mali yun. So, idagdag niyo yan sa inyong mga kaalaman.